Okay, yeah. Sige. Back. Pwede mo bang pangunahan, back? Okay. Open in prayer. Is open in prayer, back, please. Oh, na-miss ka namin. Okay, okay. Please. Okay, let us pray. Father God, we would like to praise you and thank you, Father God, sa iyong dakilang pagmamahal po sa amin. Thank you, Father God, for giving us this opportunity, Father God, na kami po yung mga pag-bonding, fellowship, Father God, through internet. I pray, Father God, na i-bless mo naman po aming bonding na ito. Father God, sigit po sa lahat. Ikaw po ang sa pumaitaas, maluwalhati. Father God, thank you po muli. And we commit you, Father God, everything. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Hey, Pepe, awitin natin yung ano, mahal na mahal kita, Panginoon. Okay. Try ko sa laptop ko. Meron tayong Narinig mo, Jean? Parang putol-putol eh. Ulit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. From the top. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Abang Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay.
Habang buhay. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay. Puri ko sa'yo. Puri ko sa'yo. Iyaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Yeah, mahirap kumanta, ano, ha? May delay, eh. May delay. May delay. Okay. Anyway, dito naman, pagka napapansin nyo, pagka kung sino yung nasalita, napaprioritize, para na-highlight siya, napapansin nyo. Kaya pagka meron kayong gusto sasabihin, tatahimik muna iba para hindi hindi tayo nag-overlap sa pagsasalita. Okay? Pero tataas na. Tataas siguro ng kamay pag may sabihin. Tama, oo, pag may sabihin. Tataas natin ang kamay natin. Okay? So, again, ito yung second week natin na ganito tayo. At least maganda-ganda to. Karoon tayo ng Zoom. Though si Rex ay pinipilit niyang pumasok. Kaya lang, mahina ang signal sa kanila kaya hindi siya makapasok. Ayan, kaya at least nakaka-join tayo sa ganito at ayan, nagkaroon tayo ng patuloy na communication, okay, through Bible study sa pamamagitan nitong app. Okay? So ngayon, siguro, isa sa mga maganda nating naging meditation ko itong nakarangang bakit hinayaan ng Diyos itong natawag nating sitwasyon natin. Okay? Diyan lang. Okay. Mami, ha? Ibigyan ko yun ng pagkakataon. Pero magsasalitain ko naman kayo, mami, ha? Para hindi tayo nagkakasabay. Okay? So, ganito ang anoy natin. Una, dito sa mga bagay na nangyayari, itong nangyayari sa atin, di ba may mga naipadala ako sa inyo na ito maaring ito isang ano ng China, etc., etc., all of these things. Pero sabi nga natin, hinayaan na Diyos mangyari ang mga bagay na ito dahil may rason siya. Tama? Tama tayo doon? Pero tingin nyo, ano kaya sa atin, sa ngayon, pagka titignan nyo, ano yung naging magandang input sa atin? O ito, ulitin ko ha, hindi ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito, kundi hinayaan ng Diyos mangyari ang mga bagay na ito. Ano ko yung pagkakaiba ng dalawa? Hindi ang Diyos ang may gawa ng mga bagay na ito, kasi ang plano ng Diyos sa atin, pagka nireview natin, sa Jeremiah 29:11, napakaklaro ng sinabi ng Diyos doon, no? Diba? Ang sabi niya, may plano siya sa atin. Plano ba para mapasakitan tayo? Diba hindi? Kundi para tayo bigyan ng ano? Ang sabi niya sa Jeremiah, yung plano niya sa atin, bilang isang mananampalataya, anong plano niya particular? May plano ba siya? May purpose ba siya? Okay? Hindi para mapasakitan. Pero, ito napansin natin dito sa mga pangyayaring ito, sabi ko nga, why did God allow this virus na pumasok sa buong mundo at naapektuhan na ang buong mundo? Pagkatingnan mo, may mga kanya-kanyang ano eh, may kanya-kanya. Pagka sinabi ng isang tao, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magsalita. Dahil in particular, meron sa atin na binibigay kahit sa maikling
salita lang, ano ang naibigay o naibigay na mensahe sa inyo ang ano to, ang pangyayaring ito. Yan. So, ayan ako magsalita. Tanggalin mo yung... So, sila magtatanggal. Okay. Siguro, ganito ang gawin natin. Tayo natin magsalita. Babasik ko dito sa naka, una ka, Jay. Ano yung naging ano sa'yo habang nagme-meditate ka at nangyayari sa mga bagay-bagay na ito? Ano yung mensahe ng Diyos sa inyo? Sa iyo, in particular. Sa iyo, sa family mo. Amen. Una-una, magandang gabi po sa ating lahat. Sa amin, ang dami naming na-realize na bagay-bagay na hindi pala dapat na pinapahalagahan. Example, meron kang mga magagandang bag, magagandang damit, magagandang relo, sasakyan, bisikleta, motor. Nasaan ngayon lahat po yun? Wala lang. Nandyan lang sa cabinet mo, nasa garahe mo. Yun po yung wisdom na araw-araw bilang Kristiyano po tayo. Araw-araw, syempre, nag-uusap kami ni Pita habang kumakain. Araw-araw, nag-uusap regarding dyan sa mga nangyayari sa atin. Talagang papasalamat din kami dahil sabi nga, nag-usap kami ni Francis before. Sabi ni Francis, ang favor ni Lord ay nasa atin lagi. So talagang papasalamat din kami araw-araw. May blessing man o wala, maliit man o malaki, meron man o wala, dapat tayo magpasalamat. And yun, pinare-realize sa atin yung mga nabanggit ko kanina, pinare-realize sa atin lahat. Na lahat nung material na bagay, talagang wala, baliwala. Lalo sa panahon ngayon, baliwala. Sige, pumurma ka, nandiyan ka sa bahay mo, suotin mo lahat ng magandang damit, suot mo yung bag mo, suot mo yung relus mo. Wala, walang useless lahat ng meron tayo, useless lahat. Yun po, amen. Yun po wisdom na binigay sa amin. Sa although araw-araw, may wisdom na binibigay. Meron bagong natututunan araw-araw. So, yes, halos lahat ba? Ano yung particular, maganda yung nasabi ni Jay. Sige, bibigyan ko ng pagkakataon. So, pagka na-mention yung kay Jay, sabi niyo, pareho nung kay Jay, pero magdagdag na lang kayo, pwede naman. So, sunod si Francis. Francis, ikaw. Amo. Hindi, kagabi po, yung nag-devotion po kami, yung ano po, binasa po namin, parang sabi, do not be afraid, little flock, for your father has been pleased to give you the kingdom. Sabi ko nga kay Joy, hindi dapat tayo matakot kasi kami, alam ni Lord yung pinagdadaanan natin. Sabi nyo nga, inalaw niya po, di ba? Pero sabi ko kay Joy, ang dapat natin siguraduhin, kasama ba tayo dun sa little flock na kumbaga tinanggap ba natin talaga si Lord ng totoo? Kasi mahirap yung lahat ng tao sinasabi. Lahat ng tao naniniwala naman talaga sa Diyos, eh. Kahit nga yung devil naniniwala sa Diyos, di ba? Pero sabi ko po kay Joy, dapat tayo sigurado na tinanggap natin si Lord na Savior natin, saka Diyos talaga natin. Kasi hindi tayo masasama dun sa mga pangako niya, saka dun sa mga niready niya para dun sa mga anak niya. Kung hindi tayo sigurado, sabi ko sa kanya yun. Amen. Amen, kapatid. Salamat doon. Magandang ano rin yun. Magandang nakita natin during this time. O, back ikaw naman. Back? Narinig mo ako? Yes, so, pa. Naman, anong gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ni Jay, ni Francis, na itong dumating na araw, dalawang linggo na ganito tayo, ano yung ang daming insight eh. Ako, i-share ko rin sa inyo. Yeah, kapatid. Sa'yo. Oo. Yung mga sinabi ni Jay tsaka ni Francis, maganda yan, puro lahat tama yan. So, sa akin din, ang nakita ko na gawin natin itong opportunity na ma-share yung gospel. Amen. Dahil maraming tao na ngayon nalilito, ba't tao nanggaganto, natatakot sila, nangangamba. Uh-huh. So this is the time na bigyan natin sila ng comfort. Then tell them the truth, especially yung word of God. Amen. So, kasi maraming, yung...
kasi sa internet, puro ano, sa mga internet, puro sa mga messenger, puro ano, puro yung mga pangyayari, nakaka-discourage. So, bigyan natin sila ng ano, ng word of God para sila ma-encourage naman. Okay. Magandang ano yun. So, sige, Lyra, ikaw naman, tsaka si Joel. Lyra, unmute mo yung sa'yo. Yan. Hindi ka namin marinig, Joel. Hindi ka namin marinig, Joel. Walang sound. Walang sound ka. Narinig niyo si Joel? Joel, narinig. Hindi. Joel, wala kami. Sign language. Wala. Pero Joel, narinig niyo kami? Joel? Lyra, narinig niyo kami? Sign, thumbs up. Okay, pero hindi namin kayo marinig. Jill, naka-unmute naman siya sa... Wala, hindi nag-highlight si Joel eh. Oo. Oo, naka-mute siya. Ano, hindi siya naka-mute. Ay, naka-mute kayo. Lyra, naka-mute kayo. Naka-mute. Ayan. Yan. Wala pa rin sound. Wala pa rin sound. Ayusin muna nila sila. Lyra, ayusin niyo muna. Tinan niyo muna kung paano. Ba, hindi ko kayo marinig. Sila Ricky muna, Ricky. Kayo nasa sumunod eh. Sige, Ricky. Okay. Oh, sige, sa amin naman. Sa amin, siguro mapapansin nyo yung sa mga sinabi nila, ng mga naka, sina Jay, na Francis, na Bak. Iisa lang sa ngayon, ang status natin ay isa na. May, isa kang mayaman, isa kang mahirap, pero tayo nakakulong sa bahay. Yan ang isang katotohanan na talagang binibigyan tayo ng Panginoon na muni-muni sa mga nangyayari sa atin. At isang katuwaan naman, dahil doon sa mga co-parent namin sa Assumption, ay parang, di ba si last time si Christine nagbigay sa inyo, ng, ano, nag-message sa inyo na ipag-pray si ganito. Yung sila yung lumalapit, tumihingi ng panalangin. Na doktor na ipapadala daw sa PGH para maging frontliner. And then yung isa naman din, doktor din yung kapatid niya, nagka-positive na ngayon at ngayon nagkakasintomas na rin yung mga kasama sa bahay, yung magulang. So yun lang yung chance na comfort na pamamagitan ng mga ng salita ng Panginoon. Kaya papasalamat din dahil sa, alam mo, nagagamit ka kahit sa ganitong sitwasyon. Amen. Amen, kapatid. Salamat doon. So, Vicky, ikaw. Ikaw ang sumunod dito sa aming ano eh. Papasalamat ako sa Diyos dahil kilala na namin siya. At naging dito, wala na yung word na busy. We have all the time. Okay. Okay. Wala nang word na busy. Mm. You have all the time to cook, to wash dishes, to clean the house, to fix everything. Wala nang rason to take care of your family, to make everything simple. Amen. Simple na lang. Amen, kapatid. So, nagkaroon ng time for everything. Okay? So, si ano naman, Jean. Ikaw naman, Jean. Okay, sa amin, bali yung word ni Lord sa Romans 8:28. Ah. Kasi nangyayari to, kaya Christian ka talaga, ako anak na kanila ng Diyos. Kaya sasabihin mo, may magandang mangyayari dito. Kasi mahal natin si Lord, di ba? All things for the good, for those who love God. So, ina-expect natin, kahit na tingin natin, parang pangit na nangyayari. Pero, para sa ating mga Christians, may magandang ginagawa ng Lord dito. Kasi mahal natin siya. So, yung nangyayari nga sa amin ngayon, di mas, meron kaming daily devotion ngayon. Every afternoon, nagpe-pray kami. Nagpe-pray namin yung bansa, yung pamilya namin. Tapos, natuturo ako magluto si Jill. Tinuturo ako na ngayon. Marunong na magluto.
So yun yung mga good side na sabi ko nga sa kanila, o ngayon, hindi na tayo kumakain ng mga Jollibee, McDonald's, puro lutong bahay na, healthy tayo ngayon. Healthy na ngayon. Wala. Hanapan mo talaga ng maganda eh. Something good sa nangyayari. Baka po yung naka-speaker. Hindi, ito, ito, ito. It's good pa rin. Parang naka- baka parang dating, naka-headphone. Kaya lang, pero si Laila. Laila, okay na. Dalawa yung account mo, Laila. Mga si Lyra, okay na. Sige, Jean. Pusin mo muna yung cell, Jean. Yun, yun na. Nadirig nyo ba? Nadirig nyo? Nadirig ko. Si Cecil, nakikita na namin. Baka mayroong gusto share si Cecil. Ayan, oh. Hi, Cez. Ang layo mo, Cecil. Camera shy. Ang layo mo. Ha? So, okay, ano si physical distance? May physical distance kayo, ha? Ang layo, ha? Social distancing. Sige, wala. Oh, sige, sige. Ikaw na lang, Pepe. Hey, ikaw. Ha? Darlene daw, magsasalita. Oh, sige, Arlene. Yes, go, Arlene. Darlene. Ha? Ano? Pwede lumapit. Ano? Asymptomatic? Hindi. Ano yun? Social distancing. Ah, oh, sige. Okay, ano gusto mo sabihin? Pepe. Pepe, ikaw. Okay, tulad din mga sinabi nila, kaya kay Sister Vicky, yung sa bahay lang, time. Nagkaroon ng yun, saka alos, magkakasawaan na nga eh. Nagkakasawaan. Nagkakasawaan. Nagkakasawaan ba? O na, iba ba yung dinig ko? Ah. Ayos ka, Pepe, ha? Ayusin mo yung narinig ko. Ano yan? Nagkaka? Parang nagmalapit na magkasawaan. Parang ganun lang dahil masyadong ano na, oh, lagi pa. Iba dinig ko. Parang malakasabay ako mo, ha? Si Armand. So, yun nga. Kumot kayo-kayong ano, nagkikita. Eh, ganun. Medyo nagkakaroon kayo ng time na yung mga gawain bahay. Gawain bahay. May gawa sa bahay. Toka-toka sa gawain. Ganun. Ah, tututo yung mga bata. Na nag-guide sila kung ano yung mga dapat gawin sa bahay. Amen. Okay. So, si Lyra. Lyra, ikaw na. Okay, Lyra. Joel. Narinig na natin. Joel. Okay ba? Narinig. Pero oh, yeah. Loud and clear. Oh, yan. Kanina, may binabasa ako kanina yung Hebrews 4 regarding this rest. Sinabi ng Panginoon na sabi doon yung iba nga daw doon na ini-invite niya mag-rest pero since yung narinig nila pero hindi naman sila sumampalataya yun yung kumbaga nila natanggap yung rest na invitation ni God kasi nga ano lang sila eh more on hearer not doer eh. So, yun ang nakakatakot doon sa sinasabi nila, Christian sila, pero yun nga, pero hindi na, yung pananampalataya, wala doon. So, sabi nga ni God, hindi nila makakantam yung rest na yun. Dahil doon sa, hindi sila sumampalataya. Yun yung nabasa ko sa Hebrews 4. God is inviting us to rest, pero since, yun nga, yung ibang Christian na sinasabi nilang Christian nga sila pero hindi naman nila ginagawa yung talagang, ano, hindi sila doer, hindi hearer lang sila. So yun, sabi ng Panginoon sa kanila, hindi sila makakatikim ng kapahingahan sa kanya. Yun lang. Amen. So yung rest, kung bakit may rest, sabi nga eh, dun sa ano natin sa
Psalm 23, di ba? Tandaan yun? Yung rest na binibigay ng Panginoon doon. No? So, at si ang aking may bahay, meron din i-share. Oh, sige, Mami, go. Ano, di ba every Sunday, meron pinapadalang message sa atin. Minsan, kami naman din, pinakikinggan namin yun. At the same time, nakikijoin din kami dun sa mga live na nagkakaroon ng worship service. Yung actual worship ba na merong kantahan, merong, yun talagang actual worship service. And last Sunday, pang ilan na ba natin ito? Pangatlong Sunday na natin na walang talagang tayong, hindi tayo nakakapag-gather. Although ang pag-worship natin is, it's on a personal relationship with God. At hindi importante, hindi talaga yung nandun ka talaga sa isang building, kundi ang importante is yung kung paano mo siya winorship. Pero ang nadama ko lang noong Sunday, nung naki-join kami sa isang worship service, habang kumakanta, parang naiyak ako. Akala ni Manny nga sinisipon lang ako. Pero naiyak ako kasi parang doon ko lang talaga na-appreciate na ang sarap pala talagang kumanta sa Panginoon. Yung every Sunday na punta natin sa church, minsan parang hindi natin naisa sa puso yung mga ginagawa nating pag-worship sa Kanya. Parang na-use na tayo masyado sa mga ginagawa natin sa church. Pero ngayong na-hinder tayo para gawin yun, parang doon naman tayo sabik na gawin. And doon ko na-feel talaga yung kung gano'ng kasarap siyang sambahin. At then yung nakasama rin ang iba mong kapwa Kristiyano, namimiss mo yung pagsasama-sama and na madalas nating na-take for granted. And ito nga bigay sa ating rest ng Panginoon, talagang ito yung time para talaga i-meditate natin lahat yung mga salita niya at yung mga nangyayari sa atin sa paligid. Doon tayo mas nagiging maganda rin opportunity na binigyan tayo ng Panginoon para mas lalong lumapit sa Kanya. Alam natin, wala tayong ibang aasahan, kundi Siya lang. At saka, yun nga, katulad ng sinabi ni Jay, na ngayon na-appreciate mo kahit yung isang napakaliit na bagay. Kahit hindi ka tulad dati, lahat yung parang lahat kaya mong bilhin. Pero ngayon, kahit simpleng pagkain na nandyan na nakabili ka, nakalabas ka, nakapasok ka ng bahay na hindi ka nahahawa, walang sakit, talagang sobrang na-appreciate mo. Amen. So, alam niyo, sinusulat ko lahat ng mga bagay na... Kasi ako pagka gabi, matutulog na, magdadasal ka, parang mas lumayo tayo sa kasalanan sa nangyayari sa atin ngayon. Kasi, una, nasa bahay tayo. Hindi ka tulad pagka anytime nakakalabas ka, may traffic. Sa traffic pala, may mamumura ka ng mga pasaway na alam yun, di ba? Yun lang yung mga, yung kasalanan, parang pag-iisipan mo sa gabi, pagka ikaw yung nananalangin, iisipin mo, ano ba yung nagawa mong kasalanan? Parang wala kang maisip. Dahil sa, relax ka lang sa bahay. Yeah. Yun lang. Yun lang yung nagiging, di ba? Para isang kabutihan na mas nalalayo tayo sa kasalanan pag nasa loob lang tayo ng bahay. Amen. So, ito ko mga patid, ini-wrap up ko yung mga nasabi niyo. Alam niyo, sabi ko nga, talagang isa ang puso ng Panginoon . Habang ginagawa ko itong message, itong ating pag-aaralan, sabi ko, matanong ko muna kayo. Pero tingnan nyo ha, sa bawat sa ginawa ko, sabi ko dito, unang-una, dito sa pangyayaring ito, hindi ito ginawa ng Panginoon. Ito'y niloob ng Panginoon mangyari. Walang gusto ang Panginoon kundi maging maayos tayo. Pero again, ang Panginoon hindi interesado doon sa mga bagay na nasabihin na natin na material na mag-enjoy tayo . Mas focus siya o mas concerned siya doon sa character building sa atin. Ano yung character building? Alam niyo, yung ang character na di-develop yan base sa mga nangyayari sa paligid. Unang-una,
ang character o lalo tayo mananampalataya, remember nung time nung tayo nag-uusap about treasure, where your heart is, there your treasure will be. Tama? Tatandaan yun? So we're talking about priorities. Kung last week, hindi ko na gano'n nabigyan ng BN, pero dito, number one, yun nasabi ni Jay. Jay, sabi mo, mga material na bagay. Material na bagay na talagang sa ano, parang naipa-prioritize natin yun eh. Pero ito maganda sinabi ni Jay. May pera ka, pero nothing to buy. Tama? May pera ka, pero hindi ka makabili. Kasi unang-una, eh, sarado yung mga bibilan mo. Tsaka pa paano mo enjoy yung bibilan, yung ibibili mo? Eh, kasi hindi yun ang magiging isip mo ngayon. Diba? May kotse ka, hindi mo basta mailabas. Hindi ka wala ka mapuntahan dahil parang naka-lockdown ka. Sabi ko nga sa akin, ba, ito masarap sana pumunta ng Baguio, pumunta tayo ng Norte, mag-ikot, di ba? Kasi you have all the time, pero hindi mo magawa sa dahilang mayroong pangyayari na hindi na ngayon ito yung iniisip mo. May kotse ka nga, hindi mo naman nowhere to go. Money, nothing to buy. Tapos a car, nowhere to go. Tapos sabi niya na ni Jay, may mga ano ka nga, may mga gown, may mga alahas ka. Pero dahil nasa bahay ka lang, eh sa bahay mo lang isusuot. At hindi mo para mag-show off ka sa mga pagkayong nag-gather, ng mga friends, di ba? Parang na, hindi na yun ang naging priority mo eh. Pero ngayon, tingnan nyo yung naging priority. Tatandaan nyo, nung tayo bago mangyari mga bagay na ito, napag-aralan natin yung quadrants. Tatandaan nyo yun? Tatandaan nyo yung first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Di ba may pagkasunod-sunod yun? Tatandaan nyo yung pagkasunod-sunod ng first quadrant? Ano yung una yung first quadrant? Kung natatandaan nyo, review. Important and urgent, di ba? So, number one, di ba? Yun yung important and urgent na dapat yun ang bagay na mabibigyan mo ng panahon. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang important and urgent sa lahat ng tao, ano? Hindi yung business eh. Hindi na ang pagkain eh. Maligtas. Ano yung ano? Ha? Alcohol. Safety. Alcohol. Hindi alcohol eh. Pero bakit? Tama. Bakit ka bibili ng pagkain? Bakit ka magano ng alcohol? Ano yung particular ang iisip mo na priority mo ngayon sa buhay mo kaya hindi tayo pinalalabas? Ano yun? Life. Security. Or tawag natin, buhay. Diba? Yung life. Yung buhay na to, yung importante. Tama? Pero itong ang sa buhay, yung buhay, yun ang priority natin ngayon. Pero ang tanong, sabi ni Francis, eh dapat alam mo, kahit makaligtas tayo sa COVID na to, mamamatay tayo. Tama? Ganun pa rin naman yun eh. Madi-delay lang, pero darating pa rin tayo dun sa point na pupunta tayo sa Panginoon. Tama? Ngayon, ang pinakamaganda, yung nasabi ni, na sinabi ni Francis na dapat, alam mo, eh, pagkatapos ba nito, saan ba tayo pupunta? Kaya hindi ka dapat, sabi ko nga eh, alam nyo, maraming pagkabinasa nyo ang sa Facebook, nakinig ka sa radyo, wala kang mahanin dyan, kundi yung COVID, puro dumadami, maraming namamatay, at parang matatakot ka na lang. At parang dahil dito, yung hindi na priority yung kumita ka eh. Kasi paano ka kita ngayon? Wala ka nang kita. Wala nang negosyo. Tama? Wala nang negosyo eh. So ang priority mo talaga, number one, yung buhay mo. Okay? So pagka sinabing important and urgent, yan yung, pagka sinabing importante, yan yung eternal thing na madadala mo hanggang langit. Tama? Napag-aaralan na rin. Yun dapat ang unang-unang nasa isip natin. Alam nyo, sa totoo lang,
nung itong hindi na yung mga bagay na material eh. Dati, hindi natin binibigyan pansin itong mga bagay na sinabi natin heavenly things. Kalimutan natin nga yan eh. Tama? Ngayon, yan yung number one. Kaya nga first quadrant eh. Yan yung unang-una. Ang sumunod sa tao, pagka sinabi mo, yung bang sinasabi niya na ito yung pangalawa niyang inaanuhan eh. Inyo ha? Una, pagka alam na ng taong siya ay malapit ng mamatay, binibigyan niya ng halaga ang buhay at pagkatapos ng buhay na to, eh, saan nga ba pupunta? Yun ang importante sa lahat. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, ulitin ko, yung priorities na dati, yung possession, yung mga material bagay, yung position sa society ito, at yung passion. Remember yung passion? Yung na nasabi ko na sa inyo to, yung passion nyo. Ano yung passion nyo ngayon? Ang passion nyo dati, syempre, iba sa sports. Yung iba naman ay sa negosyo. Pero pagkatingnan nyo, yun yung tinatawag nating urgent but not important in the sense not important dahil hindi naman natin yung madadala pagdating dun sa langit na bayan. Hanggang dito lang yan. Yung kaya tayo nagnegosyo para dun sa future ng mga bata. Pero pagkatapos sa mga bagay na ito, maiiwanan naman natin ang lahat ng bagay. Tama? So again, yung not important but urgent, nabibigyan natin ng pansin yun na sumunod. Ang mabigat ito, ang sumunod daw na binibigyan ng pansin, yun ha? Pero doon sa pag-aaral ng mga bata, yung mga needs mo, yung mga food, di ba? Yung food, shelter, and clothing, yan yung not important but urgent. Pero pagkatingnan nyo, yung sumunod, na pangatlong quadrant, yung mga sa important, ito yung not important, not urgent, na nagbibigay ng panahon ang tao. Hindi niya binibigyan ng panahon yung bagay na importante na at hindi urgent. Ano yung ibig sabihin? Niyo, sa ngayon, alam nyo ba, yung sinabi si Ricky, si Bach, yung to proclaim the gospel of the word, giving comfort do sa mga tao. Sa, alam nyo, ito yung isang bagay na sa ngayon, dati, ang akala natin, importante, pero hindi pa naman ganun ka-urgent. Ha? Yung pagbabasa ng Bible, parang importante, pero hindi naman ganun ka-urgent. Pero alam nyo mga kapatid, eto lang. Sabi ko nga, sa mga bagay na nangyayaring ito, ang pinakamaganda dito, makita natin ano ba yung purpose natin at priority habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Yun naman yun, habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Yun, sabi ko sa Panginoon, habang nagpe-pray, di ba ang prayer natin ito? Kadalasan ang prayer natin, Lord, tanggalin mo na itong virus na to sa atin, di ba tama? Pare-pareho tayo, alas yun ang prayer natin. Lord, sana po maging free na sa virus itong ating bansa at ang buong mundo. Tama? Right? Diyan ang pare-pareho natin panalangin. Mawala yung problema ito. Pero alam nyo ba, sabi ko nga nung isang beses pagkausap kami ng Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag kang manalangin mawala. Ang panalangin mo dapat sa lahat ng problema na nangyayari sa atin, dapat nakikita natin siya in the midst of the problem. Ulitin ko yun. Huwag kang manalangin na mawala yung problema. Kasi habang nabubuhay tayo, may problema talaga eh. Do you agree with me, Valet? Tama ba yun? Habang nabubuhay tayo, hindi po pwedeng wala kang problema sa buhay. Tama? Darating at darating ang problema. Ito, naging pare-pareho problema natin. Ano yung problema natin ngayon? Problema natin, unang-una, yan. Buhay, pag-iingatan tayo, pero ito lang yun. Sa mga bagay nito, katulad ng, alam nyo ba, sa panalangin ni Shadrach, Meshach, Abednego, ba?
ang panalangin nila, kung po pwede nga lang, hindi na sila pumunta dun sa hurnong yun eh. Pero hindi na yan ng Diyos na maging ganun. Ang sabi pa rin nila, kahit na itapon mo kami sa hurnong, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang malaking problema. Pero alam nyo, in the midst of the problem, nung sila'y nanindigan, hindi sila napahamak. Tama? Bagkos, nung masusunog, hindi sila nasunog. Ang nasunog, yung mga naghatid sa kanila, papunta doon sa hurno, yung mga guards. At nung lumabas sila, ano nakita nung hari? Nakita, diba sabi nila, di ba tatlo yung tinapon ko? Bakit apat yung nakikita nila? At yung isa is, ano sabi? Is like the son of, ano sabi doon? Is like the son of man. Ibig sabihin, ito ay nagpaano ang Panginoon na siya'y nasa gitna ng problema. Remember si Joseph? And Joseph, nung nangyayari, kaya nga sabi ni Jean, kaya buhay na buhay ang Romans 8:28 sa buhay natin, tama? Romans 8:28. Hindi natin umpisan for all things work together for good. Hindi kagad yun, di ba? Ano yung unang salita? For we know. Ano yung unang salita? For we know. Ano yung we know? We know that, sabi nga eh, that all things work together for good. Ano yung we know? We know God. Kilala natin ang Diyos eh. Nakilanman, ang Diyos, hindi ka pababayaan yan. Lahat ng bagay sa ikabubuti. Kaya yung Romans 8:28, napakalaking bagay niyan sa buhay natin. Kasi ito nga yung time, ito ha, alam niyo ba, there was a time na nung nagsalita, na-share ko rin sa inyo, nagsalita si Pastor Freddy Di Vega, nagsalita rin si Pastor Bongsaki, di ba? Alam niyo, naisip binigay sa akin ng Panginoon, sabi niya, bakit hindi mo yan i-share sa iyong una, sa iyong mga kamag-anak? Sinare ko yun, kay Pastor Bongsaki, kay Pastor Freddy Di Vega. Ano nyo, may mga nagpasalamat sa akin. Ipe-pray ko yung una, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kamag-anak ko, yung mga kasamahan ko sa opisina, mga senior officers, na meron kaming group, pinadala ko sa kanila talaga. Sa mga kaibigan ko, nung high school, yung kasamahan ko sa badminton, all of these things. Pinasok sa akin ang kaisipan ng Panginoon na para bang binigyan ng pagkakataon ng Diyos ang kanyang salita upang ang tao ma-realize niya ang pangangailangan niya about salvation, about life after this life. Yun yung eternal, itanawag natin yung eternal life or eternal damnation. Kaya nga sabi ko, Lord, naalala ko yung binanggit ng Panginoon about sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano yung yung 2 Peter chapter 3 verse 9? Buksan nyo sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Napakaganda ng inano ng Panginoon na para bang nagpapahiwatig siya na malapit na. Sa dahilan, ito ang sabi ng Panginoon. Tingnan nyo ha. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sa English, babasahin ko sa inyo, tapos babasahin ng aking may bahay sa Tagalog. Sabi ha, the Lord is not slack concerning His promise. Okay? Hindi raw ang Panginoon nag-delay, parang ganun, sa kanyang pangako. Kung hindi, sabi niya, as some men count slackness. Kailangan. May Tagalog kayo dyan? Ito, kukunin ko lang sa aking may bahay. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ito, sabi sa Tagalog. Diba, mga aking may bahay? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. O, dumadahin po yun. Ang sabi dito, yung pangako ng Panginoon, hindi niya pinagpapaliban. Hindi niya dinidelay. Ang tanong, may pangako ba siyang iniwan sa atin? Tama? Meron? Meron. Maraming verses from the Bible
Ang pangako niyan, ang daming promises sa Biblia. Ang sabi nga nila, more than 3,000 promises sa Bible. Ito pangako niya, hindi niya dinidelay. Ang isa sa mga pangako niya na hindi natin makakamtan habang nandito tayo sa lupa, eh ano yun? Yung pangako niya about what? About heaven. Oh, ito yung sabi. Oh, tuloy mo, aking mami. Na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsis. So nakita nyo, kapatid, sabihin, noon pa man, marami nang umaasa ang pagpapalik ng Panginoon. Noon pa. Sinasabi nga na, noon pa, hinihintay na nila pagpapalik ng Panginoon eh. Pero makikita nyo dito, hindi niya ipinagpapaliban, yun kung hindi gusto niya ang lahat ay dumating sa pagkaunawa na kailangan niya magsisi at kailangan niya ang Panginoon. Kasi makikita niyo diyan yung realidad, dapat makita nila yung realidad na pagkatapos ng buhay na ito ay may buhay pagkatapos ng buhay na ito, either buhay na kasama ang Panginoon magpawalang hanggan sa langit na bayan o buhay eternal, tinatawag nilang eternal damnation sa hell. Mga kapatid, ito yung pagkakataon. Sabi ko nga, ang panalangin ko, Lord, hayaan nyo na itong COVID-19 na to, hindi ko pinapanalangin na mawala kung hindi ito'y hinayaan mong mangyayari dahil meron kang kalooban upang yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko ay makakilala sa Panginoon. Alam niyo, noong pa natin pinapanalangin yan, tama? Yan ang desire natin. Gumawa ang Panginoon na isang paraan upang mapagmuni-munihan ng mga kaibigan natin at mga mahal natin sa buhay at mga kamag-anak natin ang mga bagay na nangyayari ngayon. Kaya nga sabi nga ni Ricky, ito yung pagkakataon na nakapagbibigyan ka ng comfort sa mga kaibigan, do kahit na may nananalangin dahil may lockdown, eh may mga itong mga umaasis na kailangan nila ang protection ng Panginoon, doon ngayon tayo nag-share ng gospel. Sabi rin ni Bach, ganun din. This is the time na mag-share tayo ng gospel dahil realidad na pagkatapos ng buhay na ito, mga kapatid, sabi ko nga, nung isang beses nakikinig ako ng mensahe about hell, the reality of hell. At doon diniskas yung talagang pagsisisi ng mayaman na hindi niya na nakita yung yaman niya, na naiwan niya, kundi ang nakita niya, yung kapatid niya na mapupunta doon sa impyerno. Kaya nga sabi ko, ano ba ang priority natin sa buhay natin ito? Una, ang priority natin dapat yung mga bagay na importante at urgent. Bakit urgent? Alam niyo, noong time na sabi ko, Lord, itong sa China, itong China conspiracy, ewan ko, nakita niyo ba sa YouTube yun? Pagkatingnan niyo, mga kapatid, para bang talagang ginawa? Nag-comment nga kayo, sabi nga, alam natin na sovereign pa rin ang Panginoon sa lahat na nangyayari, alam ng Diyos. Pero alam nyo, pagkatingin nyo sa Revelation, may tinatawag ng Red Dragon. Sa Revelation, na kung saan, itong dragon na ito, ito pala ay referring to China or communist country na kasama na ito yung makikipagkaroon sila ng pagsasama-sama with Gog and Magog. Ito pala yung Russia at China. So sabi ko, Lord, parang ito na yung time na parang unti-unti na fulfill yung portion ng Revelation. Pero ito lang gusto kong sabihin. Para bang sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, share natin ng gospel to our loved ones. Dahil bakit? Pagka nandun na tayo at nasa langit na bayan na tayo, isang kalungkutan pagka hindi natin na-share ang gospel sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga natin, dapat alam natin
Katulad natin, alam natin, makatapos ng buhay na to sa langit na bayan. Alam nyo, isang katuwaan na na-share ko rin doon sa mga De La Paz family, dahil nagkaroon kami ng Bible study doon, isang katuwaan na most of the yung mga kamag-anak ni nanay doon sa De La Paz ay nakakilala sa Panginoon. Alam nyo, isang masarap na feeling yon dahil na-unburden ka sa mga sa alam mong dapat mong gawin dahil ito nga yung sinasabi, nasasabi natin. Siguro, ito na yung maiisip mo, sabi nga ni Ricky, siguro ito yung bagay na nagpalayo sa atin na hindi tayo nagkakasala. Pero alam nyo, dito ko na-feel, pagka hindi ko na i-share ang gospel sa mga kamag-anak ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko sa opisina, mga kapatid, ito yung sinasabi sa James chapter 4, verse 17. Ito yung sin of omission. Nagkakasala tayo pagka hindi natin sinishare to proclaim the gospel of God. So number one, tinyo ha, ano priority natin sa mga pagkakataong ito? Hindi na yung pera, hindi na yung material things. Ang priority natin, makasama natin sa buhay na walang hanggan ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak natin. Pagka hindi natin na-share yan, yan ay malaking problema. Let's pray for them. Another P. Ito yung priority natin, mga priorities natin. Dapat ito na yung bagay na madadala natin sa langit na bayan. Nag-aaral tayo ng Word of God. Kasi ang Word of God hanggang sa kabilang buhay. Mag-aaralan natin yan. We pray. Alam nyo, I'm praying na nawa yung mga messages na napadala natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan ay talagang tumimo sa kanilang puso at kaisipan. At kung may pagkakataon to proclaim the gospel to them at may lumapit sa inyo tumingin ng panalangin, proclaim the gospel to these people. At alam nyo, yung huling, yung sabi ko nga, another P na ano natin is yung prepare to meet our God. Alam nyo, sa Bible, merong ganun eh, to prepare to meet our God. Dahil isang ano yan, na isang araw, haharap tayo sa Diyos. Sama? Ang tanong, pagharap natin sa Diyos eh, ang sasabihin ba ng Diyos sa atin eh, welcome thy good and faithful servant. Yung ba sasabihin ng Diyos sa atin? Kasi hindi na matatanong kung ganun kalaki ba pera mo sa ano? Sa nung habang ikaw'y nabubuhay. Ganun karami mong kayamanan, ganun karami mong sasakyan, ganun karami mong mga jewelries or mga bagay na mga sinasabi natin na akala natin, yun ang bibigyan sa atin ng kaligayahan. Pero hindi, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko dun sa ano, eto na. Kung ang Panginoon naman darating, prepared ba tayo to meet our God? Hindi ba tayo sa bandang huli magsisisi na para bang nasa langit na tayo pero hindi natin nabigay yung best natin sa Panginoon? Yun lang yun, mga kapatid. Kaya nga, tinan nyo, habang nagbabasa ako nito, sabi ko nga, alam na natin yung hell. Pero alam nyo, habang nagbabasa ako, nung pumunta ako sa Revelation chapter, kaya hindi tayo dapat mananampalaya, hindi tayo dapat matakot eh. Dahil minyo, doon sa chapter 21, ito pangako ng Panginoon to, ha? Chapter 21 ng Revelation. Buksan nyo. Chapter 21 ng Revelation. Okay? Matapos sabihin doon sa chapter 20 about hell, 20 verse 10 to 12, nabasa ko na sa inyo yan, where yung dalawang books binuksan at yung hindi nakita sa Book of Life ay itinapon sa hell. Okay? Pero makita nyo sa 21, sino-sino ba itong sinasabi na mapupunta dun sa lake na yun? Lake of Fire, which is the second death. Tignan nyo ha, sabi sa chapter 21, verse 7 na Revelation, kung may book kayo, buksan nyo. Ang sabi dyan, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Okay?
At tandaan nyo, yan din yung pangako ng Panginoon sa Israelites. Tandaan nyo, I will be your God and you will be my people. Tama? Sa pagkakataong ito, sabi niya, he that overcometh. Ano yung mag-overcome nyo? All the things na problema sa mundong ito, hindi pa kayo nagsumuko kung hindi tinanggap nyo ang Panginoon sa puso nyo. Sabi niya, shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son. Pero tingnan nyo sa verse 8. Look at verse 8. Ano sabi doon? But the, number one, ano na, ano unang-una? Ano sa una? Yung mga duwag. Natatakot. Fearful, tama? Nakita nyo ba? Pare-pareho tayo? Fearful. Bakit kayong fearful, mga takot, basahin ko muna, but the fearful and unbelieving, the abominable, the murderers, the warmongers, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part on the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mga kapatid, alam nyo, kung hindi dahil sa Panginoon, dito tayo mapupunta. Alam mo bakit? Matatakotin tayo eh. Tapos sasabi doon, all liars, lahat naman tayo, nagsinungaling eh. No, tama? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo mapupunta dito. Pero ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Dapat hindi tayo makitaan ng mga tao, ng mga kaibigan natin about yung word na fearful. Hindi tayo dapat matakot. Kasi the moment na, bakit yung fearful na kasama dito? Kasi pag ikaw may fear, wala kang faith. Ulitin ko yun. God did not give us the spirit of fear. Tama? Right? Mm-hmm. But God give us the spirit of comfort. That peace of mind. Yun yung sinasabi ni Joel, yung rest, yung peace of mind. Na dapat meron ka in spite of everything that's happening around, na kapatid, di ka dapat matakot. Kaya nga, sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Alam niyo ha, yung word na fearful and unbelieving, talagang pinagsunod niya, no? Pero mga kapatid, sana huwag makita ng tao yung kawalan natin ng pananampalataya. Kasi kaya ka natatakot dahil nawawalan ka ng pananampalataya. Right? Kaya nga ito, sa panalangin natin, hindi, huwag natin panalangin, Lord, nawa po'y mawala na tong COVID na to. Lahat, alam nyo, yun ang panalangin ko. Alam ko, ganun din ang panalangin nyo. Tama? Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, anak, ang ipanalangin mo, sa gitna ng problemang ito, naway makita ako ng mga tao at makita mo ako. Ako, yun mga kapatid. Noong time na daan yun naglalayag ang mga, yung kanya mga disciples, matapos nila mangaral, nagpunta sila sa kabilang pangpang, tapos may biglang malaking bagyo, right? Natakot sila. Alam niyo, nung natakot sila, doon lang nila naalala Panginoon. Ang mabigat, nung naalala nila ang Panginoon, nung tayo natakot lang sila. Pero hinayaan ng Diyos na mangyari na matakot sila. Sa anong dahilan? Para ipakita ng Diyos sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo na kahit ang hangin at ang bagyo, sumusunod sa Kanya. Ngayon, yung character, dinidevelop tayo ng Diyos in such a way na meron nga sa Bible, eh, di ba, sa Corinthians, from glory to glory, He's changing me. Tama? Bakit niya tayo binabago? Kasi alam nyo, dito, sa mundong ito, para lang ano to eh, ito yung training ground natin. Pagdating natin sa langit, molded na tayo base dun sa gusto ng Panginoong mangyari sa atin. Hindi mo na isipin yung material na bagay. Bakit? Eh, maiiwanan mo naman yan eh. Kaya nga ito, sabi nyo kanina, right now, you're enjoying time with your family. Nagkakaroon kayo ng devotion. Eh, di ba ito na yung mga bagay na gusto ng Panginoon mangyari
Hindi mo na sinasabing, ay naku, masyadong busy ako sa trabaho. Tama? Yun yung time na sinasabi ni Vicky na kanina, sabi niya, hindi mo na pwede sabihin busy. Hindi na ako busy kayo sa trabaho. Eh, kuminsan, sabi mo, naku, busy ako. Busy ako. Wala na ako panahon eh. Ngayon, hindi. Eh, panahon ka na sa mga anak mo. Sabi nga, ito na yung time. Nagkakaroon, sabi nga ni Pepe, nagkakaroon na kayo ng prayer time with your family. Nagkakaroon na kayo ng devotion. Sama-sama na kayo. Pero maganda doon, huwag kayong kailanman matatakot. Kaya nga, sabi, ito ha, sabi na nasa bangko, siyempre, kinatatakutan dahil halos lahat na ng bangko, eh, may mga tinatawag nating tinamaan na raw. O yung person under investigation o under monitoring. Pero alam nyo mga patid, sabi nga ni Jay kanina, oh, ano ginagawa mo sa Venezuela? Kasi ayoko naman yung mga tao kung pumapasok doon, tapos ako wala. So pinapakita ko, sabi ko, at pagkita, sa umaga kasi, nakakaroon kami ng devotion. Sabi ko, Lord, alam ko, hindi ako dapat matakot dahil alam ko, sabi nga sa Psalm 91, kahit magbaksakan ng kaliwat kanan ng mga tao, eh ako, hindi ako tatamaan ng virus na yan dahil iniingatan mo ako. Mga kapatid, andali ngayon na ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Again, hindi kailanman ang Diyos. Hindi kailanman ang Diyos nagpapabaya sa kanyang pangako. Ang pangako niya, sapat sa atin sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Sabi nga niya kay Paul, my grace is sufficient for you. Pangako niya yun eh. Hindi niya siya tatalikod doon sa pangako niya. Ganyan ba yun, mga patid? Tapos na tayo. Meron kayong gusto i-share? Okay ba yung napag-aralan natin? So again, priority. Ano yung mga priorities nyo? Ayusin natin. Okay? Ipag-pray natin. Yung mga priorities na ipag-pray natin na in the midst of the problem, eh, makita ng bawat isa ang Diyos sa gitna ng problema. Okay? Hindi yung matanggal yung problema, mawala yung problema. Hindi mo mawala ang problema. Habang nabubuhay tayo, may problema. At sumunod, as we pray, let's proclaim the gospel to these people. And then, ito na yon. Sa dulo ng buhay natin, sana nga sabihin ng Panginoon sa atin, come, sabi niya, welcome. Sabi niya, enter into the kingdom of the Lord, thy good and faithful servant of God. Prepare to meet our God. Darating ba yun? Darating na yun. Mga patid, kung loobin ng Panginoon na tumagal pa, salamat sa Diyos. Kung ito na, eh maganda naman, magkasama na tayo dun eh. Ito lang yun. Kung tayo magkasama, ang tanong, sino yung gusto nyo makasama eternity? We're talking about eternal salvation or eternal damnation. Sabi nga kanina, kailangan makatiyak tayo about eternal security natin. Okay? Yun lang mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa ating pag-aaral. Okay ba yung pag-aaral natin? Okay, very okay tayo? Okay, so nawayan na i-share nyo rin. Again, sa gitna ng problema, makita natin ang Diyos sa gitna ng problema. Okay? Parati natin kasama ang Diyos. Sabi nga niya, parati kong sinasabi to, hindi kailanman tatalikod ang Panginoon sa kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos, pangahawakan natin. Hindi maaring, hindi yung ngayon na kagad, pero kailanman, hindi tatalikod ang Panginoon sa pangako niya. Pagka sinabi niyang, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan, parati siya katabi. Okay? So, sana kumanta eh. Pero, ang hirap kumanta. Siguro ganito. Kailangan isa na lang ang kumanta. Mag-solo na lang siguro si Jean. Tsaka, tumugtog. Kami mag-inumute namin. Okay ba yun? Yan si Cecil tsaka si Jean. Kumanta. Wow. Oh, yan. Cecil! Kumanta naman kayo. Para naman may white lady dyan sa likod mo, Jean. Yan, lumabot ka naman. Kasi pagka nagsabay-sabay tayong kumanta, hindi tayo magkarinigan eh. So ang gagawin lang natin, tutugtog si Pepe, tapos kakanta si Jean, tsaka si Cecil. Okay ba yan, Cecil? Yes. Pepe. Okay?
Tapos i-mute lang natin yung sa atin. Tapos papakinggan. Basta wag lang tayo. Okay, wag tayo magsalita. Hindi, para kumanta naman tayo. I-mute natin. Oh. Mute yung sa inyo para si Cecil at si Pepe lang maririnig natin. Si Cecil, si Pepe at si Jean. Okay? Ano kanta yun natin, Jean? Yung ating yung... kantang... Ha? Ah, ano? Yung ating LSS. Ah, ating LSS. Kala ko yung isa mong ano eh. Yung uli, yung dating abagay. Wala tayong copy eh, no? Wala tayong copy. Yung nasa cellphone? Yung nasa cellphone? Ganda yun eh. Oo. Oh. Oh, sige, yung LSS na lang natin. Okay lang sa akin yun. Okay tayo doon? Hindi nakasama si Rex eh. Okay, sa silent ko na to ha. Tapos, tapos si Ricky, ikaw magko-closing prayer. Okay? Ricky, narinig mo ako? Okay. O, sige. Jean, ayun na muna ha. Jean and Pepe, kakanta na lang kami. Nakamute lang kami ha. Hindi nyo kami maririnig. O, sige. Pepe. Pepe. Ay, buti. May buti-buti mo, Panginoon. Nakamute ata kami. Para nakamute kami. Di ba? Yan. Rinig na? Yan, di na. Hey, Bebe. What happened? Bebe. Ay, buti-buti mo Panginoon. Buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat magpahal. Ang iyong kawa ay magpawala. Pinupulit, sinasamba kita. Laki ng Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang kagulat. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Isa pa kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Ang ay magpawalang na pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad.
tunay nga ang ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmang. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos at sa aking nagmamahal. Amen. Ricky, ikaw na, mag-pray na tayo. Prayer, Ricky. Please lead us in prayer. Okay. Sige, tayo na nalangin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, hindi kami nagpapasalamat sa aming group. Panginoon, na kabila nang hindi po kami nakikita-kita personal, pero ikaw pa rin ang makakuha ng paraan para magkaroon kami ng Bible study online, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na yung mga priorities namin ay dapat namin makita na lubusan. At nang sa ganoon, Panginoon, ay ikaw ang aming makita at masunod, Panginoon. Ganun din, Lord God, sa ng nangyayari ng aming sa buong mundo, padala ng COVID-19, Lord God. Alam namin na ito may pahintulot ninyo. Naway patuloy, Panginoon, na ikaw pa rin ang gumawa ng paraan, magbigay ng wisdom sa mga researcher, mga doktor, mga scientist na makagawa, Panginoon, ng panlaban dito. Naway patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming buhay. Alam namin na kung wala ka, ay wala din kami, Panginoon. Wala ka ng magagawa. Kaya, Panginoon, dalaan natin, Edgar, na sa mga kabila na kumakalat na balita na ang COVID-19 ay sadyang ginawa daw para makapanira sa buong mundo. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, na ang bansang ito, ang China daw, Lord God, ay patuloy na inyong bantayan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang kanilang masamang balak ay matupad, Panginoon. Kayo, ikaw lamang ang tanging makakahandang dito, Panginoon. And then, Lord God, sa aming bawat pamilya, patuloy na ikaw ang magbigay ng magandang kalusugan. Gawin yung malayo kami sa anumang karamdaman. Patuloy na sa pang-araw-araw, kami nasa bahay, bigyan nyo kami, Panginoon, ng kaaliwan, Panginoon, sa inyong mga salit. Nanginagin sa inyo, Lord, na sa mga may trabaho, tulad ni Deacon Manny, Panginoon, patuloy na ikaw ang magbigay ng protection sa kanya, Panginoon, dahil sa alam namin, yung mga anak ay inyong iingatan dahil pangako nyo hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na maging kagamit-gamit ang bawat isa sa amin para sa mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan po namin, mabigyan namin ng comfort sa inyong mga salita. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Amen! Okay. Maraming salamat. Good evening. Nagtatabaan na tayo. Nagpuputian pa. Oh, exercise, exercise. Galaw-galaw, ha? Francis! Thank you. Bye-bye. Picture, picture. Oh, picture. Selfie, ha? Oh, pasok sa screen. Pasok. Ano? Yeah. Pasok sa screen, ha? 1, 2, 3. Okay. Again, madalo mo. Good night. God bless you. Bye. God bless. Stay home. Be healthy. Pray always. Bye. Good night. Good night.